Kamusta mga kabayan? Ni Hao dito sa Taiwan. For today's videos, magluluto po tayo ng putong harina. Ayan, at yan po mga kailangan natin. 2 tasang harina po. Ayan, kailangan din po natin ng gatas. Kahit anong gatas po, ano po available dyan. Dito po is fresh ang aking ginagamit. Kailangan din po natin ng 2 kutsarang baking powder. Ayan, kailangan din po natin ng asukal, 1 tasa. Kailangan din po natin ng 2 kutsarang butter o kaya okay na din po ang mantika. Kung ano po available sa inyo, kailangan din po natin ng 1 itlog. Ayan. Ayan po, pagsamahin na po natin ang ating mga dry ingredients. Unahin na po natin ang ating baking powder. Ayan. Lalagyan din po natin yan ng 1 kutsarang maliit na asin, pangbalanse po ng lasa. Halo-haloin lang po natin hanggang sa mag-mix na sila. Ayan, isa-set aside po muna natin ang ating dry ingredients at pupunta naman po tayo sa ating wet ingredients. Ayan, gatas po muna. Ilagay na din po natin ang ating asukal. Ayan. Ilagay na din po natin ang ating margarine. Ayan. Hahalu-haluin lang po natin siya hanggang sa matunaw na po ang ating asukal. Ayan. Halu-haluin lang po natin hanggang mag-mix. Mix well na po siya. Ilagay na po natin yung ating itlog. Ayan. Madali lang po palang gumawa nito. Nagturo po nito sa akin ng aking kaibigan. Ayan. Ngayon naman po, sisalain po muna natin ang ating dry ingredients para po wala siyang buo-buo mamaya sa pagluluto natin. Ayan, salain lang po natin siya. At kapag po nasala na natin, ayan, salain po natin. Pag po nasala natin is paglalahok-lahokin na po natin. Ngayon na po, ibuhos na po natin ang ating ginawa kanina. Ayan. Buhos lang po natin siya sa harina. Tapos sa halu-haluin po natin para hanggang sa makuha natin yung texture na ating kailangan. Ayan. Isa po ito sa gustong meriendahin ng aking amo. Iniulam po namin siya sa kape. Ayan. Ito pong timplang ito ay sakto. Hindi matamis, hindi matabang. Sakto lang po. Huling-huli po sa panglasa ng mga Taiwanese. Ayan, haluin lang po natin hanggang sa makuha na natin yung texture na gusto po natin. Makikita naman po natin kapag siya ay pwede na. Ayan. At yan po, pag po ganito na is okay na po sa akin ito. Pwede na po natin siyang lutuin. Ayan po, pag po bibili ka dito ng 1 puto, ang maliit po is 10 NT. Ayan, salain po muna ulit natin para sure na walang buo-buo. Ayan po. At kapag po nasala na natin, ready to cook, ilalagay na po natin siya sa ating lagayan. Yan lang po aking lagayan. Malaki, wala po yung maliliit. Wala po ditong makita nung maliliit lang. Ayan, 3 po. Meron na po yan. Nilagyan ko na po ng mantika nang hindi siya dumikit. At madaling alisin mamaya. Ayan, isalin na po natin. Lulutuin na lang po. Habang nagtitimpla po kanina, is nagpapakulo na po ako ng tubig. Ilagay na po natin ang ating puto. Ayan. Lulutuin po natin siya sa 20 minutes sa maliit na apoy. Ayan. Ayan, check po natin kung luto na siya. Ayan, gamit ko po is chopstick. Ayan, pag po nakita nyo na ganyan na, pag tinusok nyo at wala nang sumasama, ibig sabihin po is luto na siya. Ayan, check po natin yung isa. Oh, luto na po yan. At yan na po, meron na po tayong 1 masarap na puto pang menendal. Ayan. Tanyo naman po, ang dali po niyang alasin.
Masarap po siya, hindi po siya malambot, hindi siya matigas, kaya nuhan laang po talaga. Yan, kitang-kita nyo naman po. At yan po, meron na po tayong isang masarap na putong harina. Thank you for watching. Thank you po Lord sa lahat ng blessing. Bukas po ulit. Salamat!